Hey guys, I'm back again with another video, and if you're new here to my channel, hi, my name is Marcus Cabanic, 18 years old, a Filipino vlogger from La Union. Sorry kung medyo haggard kasi kakagaling ko lang sa labas. Sobrang init. Ang taas ng tirik ng araw. Siyempre, mataas kasi araw nga, diba? Yun. Ang video natin for today is pass o pwede. Yeah. And girlfriends edition. Babaeng mga kaibigan, mga kilala. And itong mga to ay hindi ko pinili. Mga kaibigan ko yung pumili nito. So, walang samaan ng loob dito sa kung ano mang marinig nyo. Nagpapakatotoo lang po ako. Wala pong bias dito. And sana, yun, pagkatapos ng video na to, huwag kayong magalit sa akin kasi opinion ko lang yung sinasabi ko dito sa segment na ito. So, mag-start na tayo. So, ayun, gigilid na lang ako. Ilalagay ko yung name nila dito. Picture. Ganyan. So, magsimula na talaga tayo. Ito na. Magsimula tayo kay Alexandra Deliva na kaklase ko dati. Kaibigan ko, kasama ko sa CR. Yan. Pass ba o pwede? Ibase natin sa mukha niya. Kunyari, hindi natin siya kilala. Ang masasabi ko sa kanya, ano, pass muna siguro kung di ko siya kilala ngayon. Kasi sa mukha na sinend sa akin, na ilalagay ko na lang yung picture dito, medyo mataray. Tapos feeling ko mahirap pakisamahan, mahirap kausapin. Yun yung feeling ko kaya sinabi kong pass. Ang susunod naman ay si Erica. Ching! Ibase natin sa picture yung first impression natin sa kanya. Pass ba o pwede? Sa tingin ko, opinion ko to, ang sagot ay pwede. Kasi, base sa mukha niya, feeling ko mabait. Kunyari na hindi ko kilala. Feeling ko mabait, madaling kausap, madaling pakisamahan. Madaling i-approach, ganon. Kaya pwede. And ang susunod naman natin ay si Shaina Garcia. Pass ba o pwede? Ba't ko tinatanong sa inyo? Ako naman yung sasagot, diba? Sa akin pwede kasi base sa pagkakaibigan namin, hindi man kami close. Pero madali siyang kausap, madali siyang i-approach, ganyan. And hindi pa naman kami nagkikita nitong taong to kasi nasa ibang lupalo po siya. Kaya para sa akin pwede. Pwede kaming magkaroon at mag-build ng friendship. Ang susunod naman is si Charmia. I-explain ko. Sa sinend na picture sa akin, medyo mataray yung mukha niya. Ewan ko kung ba't ito yung pinili. And sa tingin ko, mahirap siya i-approach. Medyo maldita. Walang samaan ng loob dito, ate. Ah. Walang samaan ng loob dito. Sinasabi ko lang yung opinion ko. Na kunwari, hindi kita kilala. Kakakilala lang natin at yung first impression ko sa'yo. And yun, feeling ko mahirap ka i-approach. Tapos, feeling ko mataray ka, ganun. Dinepende ko lang sa picture yon. Pero ang sagot ko ay pass. Never find anyone who feels the needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Ayun, balik na tayo sa video. Ang susunod naman natin ay si Rexy Morland na dati kong kaklase ng grade 11 at grade 12. Ang masasabi ko sa kanya, describe muna natin siya base sa sinend nilang picture sa akin.
medyo mayaman tignan, pero totoo nga na mayaman siya. At base sa nakikita ko sa picture na sinend nyo, approachable, mabait, medyo paulit-ulit na yung sagot natin dito, pero yun, base nga sa opinion ko, diba? Mabait, madaling kausapin, ganun. Feeling ko ah, kung hindi ko siya kilala. Yun yung na dinepende ko sa picture na sinend nyo sa akin. At ang sagot ay pwede! Ang susunod naman ay si Jonalyn Supremo, na isang member ng Bambis. Yeah. Base sa sinend yung picture sa akin, medyo maldita siya dito. Feeling ko mahirap i-approach tong taong to. Mahirap pakiusapan, parang ganun. Pero dear, kabaliktaran to kasi di ko man siya nakikita sa personal, pero nakakausap ko sa chat, ganyan, paminsan-minsan. Mabait naman siya, kaya ang sagot natin ay pass, kasi yun yung dinepende ko sa picture na sinend nyo sa akin. And parang yun yung first impression ko sa kanya, na feeling ko maldita siya, ganun. Pero feeling ko lang naman. Ang susunod naman ay si Aralea Marquez. Lalagay natin yung picture niya dito. Matangkad siya tignan, kaklasiko rin siya dati. And ang first impressions ko sa kanya, ay hindi, kaklasiko na siya nung elementary. First impression ko sa kanya ngayong senior high, nung senior high kami eh, medyo maldita, ganun. Feeling ko, mahirap siya lapitan, mahirap kausapin, kasi medyo mataray, ganyan-ganyan. Pero feeling ko lang naman, first impression nung batch ng senior high namin. And ang sagot natin ay, pwede. Ang susunod naman natin ay si PV Ordonez. Isa sa mga internet friend ko, co-admin ko sa Bambis. First impression ko sa kanya, first, totoo to, walang bias to, be. Sabi ko, mabait, maganda. Totoo, promise. Maganda, may madaling kausapin, madaling i-approach, pero totoo naman yun. And ang sagot natin doon ay pwede. Pwedeng pwede. Ang susunod naman natin ay si Jelly Rabina. Pansin nyo yung mga ibang ano dito, mga pinili nila, eh meron sa previous na vlog ko, yung second Q&A. Ito yung mga picture nila, and yung mga name lang nila yung nandun sa in-upload, kaka-upload kong video nung September 13. Picture na sinend niya sa akin is medyo mataray siya, and feeling ko friendly naman siya, kasi meron naman yung mga matataray na friendly din. Syempre, first impression lang naman na dinidepende natin sa mukha, ganyan. And ayun, ang sagot ko ay pwede. Ang susunod naman natin ay si Nicole Tayag. Meron din sa latest video ko tong batang to. And ayun, ang sa kanya naman ay pass. Bakit pass? Kasi sa mukha pa lang mataray na, mukhang hindi approachable, mukhang hindi friendly, ganyan. Mukha lang ha, huwag kayong magagalit sa akin, yun yung opinion ko. Sabi ko nga, diba, nung una, walang magagalit sa akin, kasi yun yung opinion ko. Ba't ako galit? Joke lang. Yun, medyo mataray. Pero, I hope na sana maging close pa kami na itong batang to, and magkita na rin sana kami. Shout out sa'yo, Nicole. Hello. Ang susunod naman natin ay si Julia. Julia? Yun natin yung pangalan niya. Basta yun, ilalagay ko na lang yung picture nila dito tsaka yung pangalan nila. Siya mismo nag-send ng picture niya sa akin. And ayun, ang sagot ko sa kanya ay pwede, kasi base sa nakikita ko at napapansin ko sa picture na sinend niya sa akin, medyo mabait. Medyo lang. Pero mabait siya. And friendly. Ganyan.
madaling i-approach. Ulit-ulit na yung sinasabi ko dito, sana hindi kayo nagsasawa. Ah, kasi iba't ibang tao naman to eh. Buti sana kung pare-parehas na tao to, doon kayo magsawa, di ba? Yun, feeling ko friendly siya. Ang sagot natin ay, pwede. Ang susunod naman natin ay si Aubrey Ann Angala. Nakaklasiko rin dati, na officer namin dati. And base sa picture na sinend nila sa akin, ano, mukhang mayaman tignan pero totoo nga, mukhang mayaman, mukhang may lahi, pero sa tingin ko, totoo na may lahi din to. Maganda. Pwede maging model. Yeah. And, ang ganda lang dito sa cheeks niya. And ang sagot natin sa kanya ay, pass. Kasi feeling ko, mahirap siyang maging kaibigan. And feeling ko, hindi rin siya friendly, ganun. Parang yun yung first impression ko sa kanya. Sana wag ka magagalit. Ang susunod naman natin ay si Ariana Hipolito. Ayun, ang cute niya. Ang cute niya sa picture na to. And feeling ko friendly din tong taong to. And sana makaklose ko siya. Sana makita ko siya. Madali sigurong i-approach itong taong to. I hope so. Sa personal, sana nga. And I hope na ma-meet ko siya. Ang sagot natin ay pwede. Hirap na naman ako mag-edit nito, dai. Susunod naman natin ay si Chloe Erese. Ayun, mukha siyang mas matanda tignan dito sa picture, pero sa pagkakaalam ko 18 na ata to or mag-18 pa lang, 'di ba? Kaibigan ko, hindi ko alam. Yun, ang sagot natin sa kanya, pwede. Hindi bias to, walang bias. Hindi porket kaibigan ko siya, pwede yung sinagot ko. And yun, mabait itong taong to. Nasa itsura pa lang. And ayun, madali siyang i-approach. Pero totoo nga yun. Next. And panglima bago ang apat, di ba? Bago ang huling apat. Si Mares Lobrio. Yun. And ang ano ko sa kanya ay pwede. Tuloy-tuloy na pwede na to, ah. Opinion ko lang to. Huwag nyo akong husgahan. Di ba? And ayun. Friendly siya. Mabait. Madaling i-approach. Sana maging close kami na itong taong to. And yun. Sana magkita na rin kami. Shout out say. Ang susunod naman natin ay si Vian Estigoy. Ang sagot natin sa kanya ay pass muna sa ngayon. Asyumera ko, diba? Bakit pass? Kasi sa sinend na picture sa akin, mukha siyang mataray, ganun. Yung parang, ang hirap. Narinig niyo yung atching ko. Ang hirap niyang i-approach, parang ganon. Ayun, feeling ko mahirap siya i-approach. And feeling ko hindi rin siya friendly, ganon. Pero yun lang naman yung first impression ko sa kanya. Nagbago yung boses ko. Nagbago yung boses ko kasi sinipon ako bigla. Sana narinig niyo ako nandito kanina sa baba ko yung lapel. And ayun, hawak-hawak ko na siya, di ba? Pwede namang i-clip. Ayun, ang sagot muna natin sa kanya ngayon ay pass. Shout out sa iyo, Vian. Ang susunod naman natin ay si Celine. Celine, hindi ito yung ano, ah, vitamins. Nag-joke. Joke ba yun? Hindi yung joke. Yun. Minamadali ko na kasi sinisipon na ako, eh. Ayun, friendly siya. First impression, hindi mataray, mabait. Yeah, approachable. And ang sagot natin sa kanya ay pwede. Nasabi ko naman na din yung rason kung bakit pwede, 'di ba? At ayon, proceed na tayo sa next para matapos na tayo dito. Wait lang, yung isusunod natin, nakalimutan ko yung pangalan, i-search ko muna. Hindi ako prepared, no? So ayon, dinilit na pala nung nag-send sa akin yung picture tsaka yung pangalan.
kung sino yung taong yon. And dito na natin tatapusin yung video. Ayun, dito na tatapusin yung video. And sana sa mga nasali dito na girlfriends ko, sana hindi kayo magalit. Opinion ko lang to, uulitin ko. And para lang ito sa video na to. Sana walang samaan ng loob nito after nyo mapanood. And yon. I hope you like this video, and if you do, please do subscribe, like, and share my video. And comment down below ang kung anong suggestion nyo pa na video. I'll try to make it for you. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell button to be notified every time I post a new video. Bye-bye!